Bago ang lahat, luma muna. Marami kasi mga fans at nababasa ko rin sa comment section na bumabalik yung bubble matchup noong 2020. Dahil nga pasok na so far ang Miami Heat sa East Conference Finals, yung Nuggets at Lakers naman sa West. Si LeBron noong mga nakaraan tinatawag siyang Wash King, ang meaning noon nawawala na yung skill set or dominance ni LeBron. Pero kinakalabasan kasi kahit tawaging wash itong si LeBron ay washing machine naman siya kasi nga nangangalabaw pa rin. Sinabi din ni LeBron noong nakaraan na hindi na ulit siya makakaminti sa playoffs. Ito yung nangyari noong 2022. Pero isang bagay lang siguro doon na natutunan ni LeBron, hindi na ngayon kailangan maghanap ng superstar player para isama sa kanila ni Anthony Davis. So andyan niya si Hachimura, si Beasley, si Bando at yung iba pa katulad ni Schroeder, Looney at si Reeves. Hindi mga all-star player yon pero iba yung impact sa game. Hindi naging maganda ang start ng Lakers ngayong season. Meron silang 23 and 28 record until February. Nang magkaroon naman sila ng trade, unti-unting umaangat at nagkaroon ng magandang record dahil nga ang pumalit doon kay Russell Westbrook ay mga role players. Except siguro kay D'Angelo Russell, na former All-Star. Bago din yung trade, ang dinidikit talaga sa Lakers ay mga superstar, lalo na si Kyrie. Kung titingnan pa sa 4 or 5 teams na natitira sa ngayon, as of May 13, ang Nuggets merong isang superstar, si Jokic. Pero meron naman silang Jamal Murray at MPJ na All-Star caliber. Sa Lakers, si LeBron at si Anthony Davis. Si D'Angelo yung masasabi mo doon all-star caliber at may mga kasama pang role player. Sa Miami Heat naman si Adebayo at si Butler pero yung supporting cast nila iba din yung impact talaga. Sa Boston naman si Tatum at si Brown pero meron silang 3 defensive guard. Sa Sixers si Harden at si Embiid pero si Maxi yung kanilang all-star caliber player at meron pa mga role player. Dahil nakapasok ang Lakers sa conference finals ngayon na gamit ang ganitong lineup, meron na silang diagram kung paano na nila hindi kailangan ng 3 superstar until nandyan pa si LeBron at si Anthony Davis. So ito pa siguro yung mapapansin nyo sa mga nakaraang taon. Nang 2019 si Nick Nurse, nang 2020 si Frank Vogel, nang 2021 si Mike Budenholzer, nang 2022 si Steve Kerr. Yan yung mga champion coach. Ibalik natin ang 2015 season. Ito yung bumalik si LeBron sa Cavaliers. Ang coach noon ng Cavs si David Blatt. Rookie coach siya sa NBA. Nakapasok sila sa finals. Sa Golden State din, rookie coach noon si Steve Kerr. Pasok sa finals at naging champion. Ang pumalit kay David Blatt si Tyronn Lue. Rookie coach noong 2016, pasok sa finals at naging NBA champion din. Nang 2019 si Nick Nurse ng Toronto Raptors na pasok din sa finals at champion. Rookie coach din siya noon. Sa 2022 season naman si Ime Udoka ng Boston Celtics. Rookie coach din na nakapasok sa finals. Isama ko na dito yung pumalit sa kanya, si Joe Mazzulla. Rookie coach din siya para sa Boston. Malayo din ang inabot nila sa playoffs. Pero hindi ko pa sigurado kung sila yung makakapasok sa conference finals. Andyan pa yung Philadelphia. Sa 2023 naman, dati pang sinasabi noong 2020 na itong si Darvinham ay ready na maging coach dahil nga sa mga teams na napuntahan niya. Ngayon, rookie coach siya para sa Lakers na nakapasok sa West Finals. Base dyan, yung mga rookie coach ngayon namamayagpag talaga sa playoffs at yung iba pa nakakapasok sa finals at nagcha-champion. Dahil bibihira yan bago nung pumasok si Steve Kerr bilang coach ng Warriors. 2 rookie coach pa lang noon ang nagcha-champion. Si Pat Riley noong 1982 sa Lakers at si Paul Westhead ng Lakers din noong 1980. Na after ng 2015, common na ngayon na nangyayari na yung mga rookie coach ay nakakapasok na sa finals or kahit man lang sa West Finals dahil iba na yung impact nila ngayon. Iba na rin kasi yung approach sa game. Pasok naman tayo sa preview ng West Conference Finals, Denver Nuggets versus Los Angeles Lakers. Ang Nuggets ang isa sa 4 na teams ngayon mula sa ABA na hindi pa nakakapasok sa finals. Kasama nila dito ang Pacers, Nets at San Antonio. Ang Lakers naman ang isa sa biggest market sa NBA at sa buong playoffs, wala silang home court advantage. Base pa kay KCP, na part ng 2020 champion na Lakers, kung hindi na ipasok ni Anthony Davis yung 3-point shot ng Game 2 noong 2020, matatalo ang Lakers sa series na yon. Na ngayon, itong si KCP nasa Denver Nuggets na. So ito, nakita ko lang sa Game 6 ng Warriors at Lakers, yung difference sa free throws sa buong series.
Base kasi sa average, ang Lakers nakakapagbigay ng 21 attempts per game sa kalaban. Pero nakakakuha naman sila ng 26 attempts. Ito yung sa regular season. Ang Denver Nuggets nakakapagbigay ng 23 free throws. Nakakakuha naman sila ng 22 per game. Ang Nuggets din sa playoffs nag-a-average ng 115.8 points per game. Ang kalaban naman nila merong 106 points. Ang Lakers merong 112 points per game, ang kalaban 107. Malaki yung agwat kung ibabase mo doon sa mga matchup. Anim na players ng Nuggets sa playoffs ang merong average na 10 points pataas. Si Nikola Jokic merong 30 points, 12 rebounds at 9 assists per game. Susunod sa kanya si Jamal Murray na merong 25 points, 5 rebounds at 6 assists. Ang Nuggets walang team na nakatapat na merong legit rim protector. Ito yung sa nakaraan dalawang series nila. Pwede mong masabing si Rudy Gobert pero iba ang game niya sa Minnesota. Hindi na katulad nung nasa Utah Jazz. Ang Lakers naman merong Anthony Davis. Merong 21 points, 13 rebounds at 3 blocks per game. Si LeBron 22 points, 10 rebounds, 5 assists per game at 1.3 blocks. Limang players din ng Lakers ang naka 10 points pataas. Plus meron din sila mga role player ngayon sa rotation na pwedeng ilagay ni Coach Darvinham. Yun nga lang ang main playmaker ng Nuggets, sentro, na mataas yung offensive rating at winning share. Nagkaroon din sila ng team na nakatapat na dalawang scorer at ito yung Suns, na outclass ni Leon dahil sa defense. Ang Lakers naman ang isa sa best defensive team dahil nga kay Anthony Davis at kay Bando. Based sa mga nababasa kong preview, ang pinagtatapat talaga si Anthony Davis at si Nikola Jokic. Dahil pareha silang sentro at magiging busy talaga si Anthony Davis na bantayan si Nikola. Dahil mailalayo ni Nikola Jokic si Anthony Davis sa loob ng paint kapag opensa sila. At sinasabi rin ng mga analyst, ilayo mo si AD sa loob ng paint, magkakaroon ng problema ang Lakers. Base kasi sa stats, si Nikola Jokic kapag nasa above 3 feet, 50% pataas ang kanyang scoring. Ang pinakamababa niya pa kapag nasa 3-point area, 40%. Kapag nangyari, yung ibang players ng Lakers ang kailangan kumuha ng rebounds para sa kanila kapag binabantayan ni AD si Nikola. Kapag si Anthony Davis nasa 10 feet pataas, nasa 40% siya pababa. Pwera lang kung ibang players ang itatapat mo kay Nikola dito. Kaya sa mga preview, Anthony Davis versus Jokic yung labanan. Isang offensive player at defensive player. Base pa sa data or stats, 64% ang average ni Jokic kapag binabantayan siya ni Anthony Davis. Lamang din si Jokic kapag nasa poste siya. Hindi naman papahuli doon si Anthony Davis dahil 62% din naman siya kapag binabantayan siya ni Jokic. Yun nga lang, base din sa stats na yon, hindi makaporma si Anthony Davis sa poste pero ang lamang ni AD yung kanyang speed na ginagamit niya kay Jokic. So ang magiging X-factor dyan si LeBron at D'Angelo para sa Lakers, sa Nuggets naman si Jamal Murray at si MPJ. Sama na natin si Aaron Gordon dahil sa size niya. Pareho ding hindi 3-point shooting team ang dalawang teams na yon. Minimal lang sila umi-score doon. Dahil sa Nuggets naman, kapag uminis si Jamal Murray, doon siya tumitira. Sa Lakers, kalat. Mostly, si LeBron. Based din sa stats ng playoffs, ang Nuggets ang number 2 team pagdating sa fast break points. Pero tinalo nila ang number 1 team na Suns pagdating sa category na yon. Ang Lakers naman ang number 3 sa fast break. Sa points in the paint, number 1 ang Nuggets, number 2 ang Lakers. Number 1 naman ang Nuggets kapag nagkakaroon ng turnovers na hindi nila napapascore ng malaki yung kalaban. Ang Lakers, number 9 doon. Napapascore nila ng 15 points per game kapag nagkakaroon sila ng turnovers kontra sa 12 points per game ng Nuggets. At ito pa yung isa, dahil napapag-usapan nga dyan kung sino ang lamang sa points in the paint, siya ang malaki ang chance manalo. Pero yung Nuggets at Lakers, sa playoffs, sila yung worst team na nakakapag-allow ng points in the paint. Ibig sabihin, sila ang best team sa points in the paint, pero sila din ang worst team na nakakapag-pascore doon. So yan ang preview ng number 1 team na Denver Nuggets kontra sa number 7 na Lakers. At tingnan natin kung makakabawi nga ba dito ang Denver dahil sa nangyari noong 2020 playoffs. So hanggang dito muna at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.